Hey guys, welcome back to my channel. It's Teen, and for today's video, magme-makeup na tayo. So, mamis ko na tayo ko rin hindi na ka-makeup dahil sa mga breakouts ko. But ayan, ngayon medyo pwede-pwede na, medyo lang naman. But ayan, halos lahat to is bago. So, samahan nyo ako na itry yung mga bago kong makeup. So, lahat sila andito na. Ayan, as you can see, andyan pa yung mga bench-bench na kinemberlu kasi itatry din natin siya ngayon. Bali, yun yung gagawin nating base ng ating skincare for today. So, without further chika, let's get started! And guys, ayan, as you can see, kakaligo ko lang fresh from the farm. Fresh from the bath tayo. So, ayan, basa-basa pa yung hair ko. At ngayon, mag-start na tayo. So, ngayon, hindi ko alam kung anong makeup look yung gagawin ko. Basta, bahala na si Batman. Uunahin natin tong skincare base, which is itong Bench Bare Face for Perfection. This is gel toner that helps skin absorb products, reduce sebum or sebum, and gently exfoliates, soothes, and calms breakouts. This costs 59 pesos, and try na natin siya. Ang sabi niya is, gel toner raw siya, and free from parabens, mineral oils, and harsh preservatives, vegan friendly, and cruelty free. So, we're gonna try it. And kung ano-ano na yung mga nakikita niyo sa face ko, yung iba dyan is acne marks na lang, mga pinagdaanan ng panahon. Ganon! Stay na sila dyan, hindi na sila, hindi na sila umalis. Ito na yung gel toner. Ay, tumulo nga siya. So, ganito yung consistency niya, guys. Ayan siya, gel talaga siya. Medyo may pagkawatery. Runny pa rin siya kahit gel siya. Para rin na rin siyang moisturizer. Wala siyang amoy, guys. And I think that's a good thing, lalo sa mga may sensitive skin. First impression sa toner na to is, okay naman siya, and hindi siya sticky kahit gel toner siya. Basta, ingat-ingat lang kapag gagamitin mo na siya, since kada gaganoin mo lang siya is magra-run na yung gel toner. Kasi nga, toner nga siya, hindi naman siya moisturizer. So, yan, feeling ko nag-set na siya sa skin. Wala naman ako gaanong nararamdamang sticky feeling sa kanya. So, proceed na tayo sa moisturizer. So, ito yung gagamitin kong moisturizer. This is from Bench din, Bench Organics na aloe vera soothing gel. Pea-size amount lang, hindi natin kailangan ng sobrang dami. Super sarap nito sa face, guys. Super soothing talaga. Ano, makaka-moisturize talaga siya ng face. Fresh na fresh yung face mo after mo mag-apply ng aloe vera. Ang top 189, tapos ito is 149, I think. Yun, let's proceed sa ating base. So, ang base na gagamitin ko is from Sassy Lady or Says Lady. This is the Longwear Foundation. Ayan siya. And I'm in the shade number 5, medium. Natuwa ako dito kasi na-champuhan ko yung shade ko. Kasi diba, nakakatakot bumili ng foundation sa online. Since hindi mo naman natatry talaga sa skin mo yung foundation, so wala kang tester or what. Talaga magbabase ka lang dun sa swatch na nasa online. So, ayun. Hintayin lang natin mag-set muna yung aloe vera bago tayo maglagay ng foundation. Then you guys, bumaba na yung kulay ng buhok. Nagpakulay kasi ako dati ng brown. Tapos, ayun, bumaba na siya. Nagpakulay ako noon mga April or June. Basta, hindi ko na matandaan ang tagay na kasi. Tapos, yung baba ko, tingnan nyo, ayan. Kasi nag-experiment ako dyan, nag-bleach ako ng nag-bleach. Kaya tingnan nyo, pumuti na yung iba. Kasi hindi sila pantay, ang galing. Kasi hindi ko sila napapantay. But, ayun, dami nating chika, maglagay na tayo ng foundation. Isang pump muna para hindi sayang. Alam nyo guys, mas nagre-register siya ng lighter sa camera kaysa sa personal. Mas darker pa yan sa personal kasi nga may ilaw tayo ngayon. But, kuha lang tayo ng brush. What I'm gonna use is itong kabuki brush. Ayan siya. This is the 10 pieces kabuki brush. And guys, ito hindi siya gaanong maganda ha. Sakto lang yung quality niya for its price kasi napili ko lang to under 100 pesos yata or 100 pesos. Huwag lang kayo mag-expect ng sobra sa brush nito kasi baka mag-expect kayo ng sobra. Hindi naman siya gaano ka-high quality.
Kasi nga, syempre mura lang siya. You know, you get what you pay for. Blend lang natin siya. And alam niyo ba guys, natutunan ko to kay Mama Ann. Ang sabi niya is dapat hindi ginaganon yung foundation sa skin. Dapat ganyan buff-buff lang kasi parang natutrauma yung skin mo or kaya parang natatag yung skin mo kapag masyado mo siyang ginaganyan. Yan, as you can see, medyo natakpan niya yung mga active pimples at saka yung acne marks ko. Pero hindi sobra kasi ang nakalagay lang naman sa kanya is medium coverage. Tignan niyo kung gaano niya na-brighten yung eyes ko. Tignan niyo, ito yung merong foundation tapos ito yung wala, di ba? Uyat pa more, Bessie Waps! So, ayan, lagyan niya na natin yung kabila para hindi naman tayo mukhang syonga. Syonga, syonga. Alam niyo guys, na-miss ko mag-makeup. Ang tagal ko rin yung dinat-makeup. Kasi hindi na kapag-makeup, kaya ngayon, ang saya-saya talaga. As in, tapos matatry ko pa yung mga bago kong makeup. Kaway-kaway ko man sa mga merong gantong salamin dyan. Ayan, blend, blend lang. Sabi nga ni Michelle, the blending is the key. Ganun. Alam niyo ba, may natutunan ako sa Makeup Science Asia. You can follow them on TikTok or kaya dito sa YouTube. Kasi sila yung mga makeup artists at mga teachers sila ng pag-makeup. Talagang matututo ka sa kanila kahit sa TikTok lang. Pwede ka rin mag-enroll sa kanilang academy. And alam niyo ba, tuwing nagla-live kunwari yung mga coaches dun sa TikTok, talagang super approachable nila. So, ayan, after nating mag-foundation, I think okay na yan. Hindi niya sobrang na-cover yung lahat ng imperfections ko sa face, yung mga acne marks and active pimples ko. Pero okay na yan. After that, we're gonna do our eyebrow. So, I will be using this Tattoo Eyebrow Pen. Nasa Shopee haul ko to way back October yata. October or September. In the shade Dark Brown 02. Ganito yung tip niya guys, yung tatluhan. And guys, super long lasting talaga nito. Na-try ko na siya one time. Tapos, ang hirap niyang burahin. As in, talagang tattoo. Ang ginagawa ko lang naman sa kilay ko guys, is inusundan ko lang yung natural shape niya. Para hindi ko napahirapan yung sarili ko. After natin yan, i-blend na natin siya. Nawawala ang aking spoolie, nasaan ka? Magparamdam ka, galawin mo ang baso, spoolie, nasaan ka? If feeling mo naman, may kulang pa, so dagdagan mo lang. Basta huwag sobra, kasi nga sabi nila, mas madali magdagdag kesa magbawa. Mas madali talaga kapag kung sinusundan mo lang yung eyebrows, yung shape ng eyebrows mo, hindi ka na mahihirapan. Ano, hindi siya perfect, pero carry na yan. Ito yung face ko with two powders. Pagsasamahin ko lang. First is itong Johnson's Baby Powder. Tapos, sunod is itong Bench Daily Spell Magic Powder. So, pag hahaluin ko lang sila. Kasi itong magic powder na to is, pili ko masyado siyang yellowish. Kaya haluan ko na lang siya ng baby powder ng Johnson's. Setting our face. So, after setting our face with the powder, mag-a-eyeshadow na tayo. So, ang gagamitin kong eyeshadow is dalawa or tatlo yata. Marami akong binili na eyeshadow palette na bago. Kasi, first is itong Lazy Deer eyeshadow palette. Nakita nyo na yun sa Shopee haul ko. And ang dumi niya na kasi itong takip na to, nilagyan ko siya ng powder. Tapos, sunod is itong Squad Cosmetics Nude Eyeshadow Palette. Ayan siya. And Wild Color Icon Eyeshadow. Ayan siya. This is in the shade Panther, yung black. So, hindi ko alam kung anong gagawin kong eyeshadow look today. Bahala na lang si Bat. Swatch ko na kasi siya, kaya ganyan na siya. And hindi siya, oh my god, hindi siya gaanong pigmented kesa sa ibang eyeshadow palette. As in, magsimula tayo sa Daisy Dear Eyeshadow Palette. Gamitin natin to. Oh, ayan, tignan nyo, hindi siya gaanong kumakapit sa brush. As you can see. Tapos kapag sa finger mo naman, halos wala siyang shade kapag hindi mo siya diniinan. Ayan, hindi mo talaga siya nakikita. Kukuha lang, tingnan nyo, hindi pa rin ako gano'n nakakuha ng product. So, apply lang natin sa lids, all over our lids. Ano nangyari ba? Kuha pa tayo ah. Piling ko walang nangyayari.
Okay, may pigment, pero hindi siya gano'ng nag-show off. Yun, medyo kumukuli na siya. Kailangan lang talaga ng maraming layers of eyeshadow. You can see, nagka-color naman siya, pero hindi sobra. As you can see, meron na yung buong eyelids natin. Tapos, mag-switch tayo dito sa Squad Cosmetics na eyeshadow palette. I will use this shade, guys, yung nasa gitna. Tignan nyo, umakapit talaga yung pigment sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, mag-Squad Cosmetics na lang kayo kaysa dun sa Daisy Gear eyeshadow palette. Kasi mas nakakuha talaga to ng product. Tignan nyo. Diba? Isang pat pa lang makikita mo na yung product sa iyong eye. And ito guys, itong Squad Cosmetics eyeshadow palette na to. Meron silang 4 variants. Kung naalala ko, Inspire, Blush, Nude, tapos hindi ko na alam yung iba. Basta itong gamit ko ngayon is nude. Diba, mas nagkabuhay yung mata natin nung naglagay na tayo ng shadow from Squad Cosmetics. So, dalhin lang natin yung pigment pa inner. Like that. Samahin ko lang tong dalawa. And focus natin siya dito sa may outer V ng ating lids. After that, kuha tayo ng isang malinis na blending brush. Blend natin yung eyeshadow. And itong Squad Cosmetics, guys, medyo powdery lang siya. Pero, alam niyo yun, yung pigment is andun pa rin kahit medyo powdery siya. So, you have to have product control with this eyeshadow palette. Mahirapang ma-blend. Kasi ako guys, as you know, hindi naman ako ganun kagaling sa eyeshadow. I-explore pa lang ako sa mga eyeshadow looks. After nating magawa yan, ilagay mo lang yung excess dito sa may inner corner ng lips mo. Para hindi naman siya blanco. Kasi medyo may pagka-blanco. So, balik tayo dito sa Daisy Gear eyeshadow palette. Pinaka-darkest shade niya, which is, ayan. Tignan nyo kasi, hindi siya gaanong pigmented. Ayan o, tapos medyo chalky pa siya. Kaya, hindi ko siya gaano talagang marirecommend sa inyo, guys. Kung gusto nyo ng murang eyeshadow palette, Squad Cosmetics na eyeshadow palette. Meron sila nung quad na eyeshadow palette. 99 pesos lang yun. And ito is 149 pesos lang. So, yung kinuha natin dark shade, yung pinaka-dark shade, ilagay lang natin dito sa my outer V. Focus natin siya dyan. So far, ito na yung ating nagagawa. I will use this Wet n Wild Color Icon eyeshadow. Ayan siya. This is in the shade Panther E255-3. For applying goods na goods tong angled brush na to. So, maraming gamit talaga tong angled brush na to sa akin. Kasi alam nyo guys, kunyari, eyeliner brush. Hindi mo siya gagamitin ng eyeliner lang. Girl, sayang naman kung eyeliner mo lang siya gagamitin. So, as long as you can, you know, expand the use of that product, pwede yan. After kong matapos yung eye makeup natin, maglalagay naman tayo sa lower lash line. So, ang gagamitin ko is from Squad Cosmetics. Gagamit ako ng shade na to. Oo, sige, final. Ang cute! Ang cute ang kinalabasan niya! Buti naman! Ang cute! So, gawin din natin sa kabila. Tignan niyo, cute! Natutuwa ako, ang ganda ng eyeshadow. So, lalagay tayo ng golden mocha. Ito yung gagamitin nating shade. Lalagay natin siya sa inner corners ng ating eyes. So, nagtatry na yung labi ko. Hindi pa lang makapag-lipam kanina. So, I will use Vaseline. Ayan yung original lang na variant. After that, diba natapos na natin yung eyeshadow natin. So, we're gonna proceed sa eyeliner. So, I bought 2 eyeliners. This is the Blight Cosmetics Eyeliner Duo Stamp. Ayan siya. Binili ko yung dalawa
So, ngayon, ang gagamitin natin is Black Magic. Ito yung may stamp, guys. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang tip. It is felt tip. Ayan. Pwede mo siyang gawing manipis. Pwede mo siyang gawing makapal. Feeling ko perfect to for beginners dahil nga may stamp siya. So, may susundan ka na paano ka mag-wing ng eyeliner. Alam nyo, hindi ako sobrang galing talaga sa eyeliner. So, please bear with me. Sana hindi siya magkamali. Basang-basa siya, guys. And as you can see, black na black. So, i-coconnect lang natin siya. Kasi hindi siya pwedeng ayan lang. So, mukha siyang ewan ko tayo. So, mag-coconnect tayo. Hindi ko alam kung pantay siya, guys. But, ayan, okay ngayon. Huwag na natin pahirapan sa ito natin. Walang tayo ng brush. Ito, guys, blush talaga siya. Kaya, parang bronzer lang siya. Ayan, oh, tignan nyo. Medyo brownish kasi siya. Kaya, feeling ko lang naman, hindi ako nag-decision. Feeling ko, pwede siyang pang contour or pang bronzer. Ayan yung shade niya. Medyo pink siya sa brush. Sabi sa inyo, good siya for warming the face. Para hindi naman siya sobrang flat. Tignan nyo, medyo nagka-dimension yung aking face. So, nag-firm na tayo. Tapos, maglagay din tayo sa bandang noo at saka jaw area. Kung siya will nude blush, meron siyang 3 variants. And yung nasa akin is shade number 2. At isabay na natin yung ating blush. So, from the same palette, siya will nude blush. Pagsasamahin ko yung tatlo shade na to, ito. So, ginaganyan ko lang sila lahat. Kasi super nice nila ng sama-sama. Lagyan niya rin yung sa baba kasi mas nakaka-fresh siya, guys. So, after natin mag-blush, mag-curler na tayo. So, I'm using this Nichido Eyelash Curler. Matagal na to sa akin, 2 years or 3 years na yata. And ang pinapalitan ko lang sa kanya is itong, ito yung rubber niya para lagi siyang malinis and sanitize. Ang lamig niya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tumatalo naman ako mag-isa. Ganda-ganda talaga ako ngayon sa eye makeup ko. Nakatayo na siya. Mas maganda sana to kung may falsies tayo kasi wala tayong falsies. Diba? Nakatayo na siya. Pag feeling mo, sapat ka na. Sapat ka na. Pag feeling mo, sapat na yung pag-curl ng lashes mo, gumamit ka na ng mascara. And ang gagamitin kong mascara is itong Wet n Wild Max Volume Plus Mascara. Ayan yung kulay pink. Waterproof mascara siya. Tapos, ito yung gagamitin natin for today. And guys, alam nyo, may natutunan akong makeup tip from TikTok. Siya si Miss Nate Makeup. Miss Nate Makeup yata yung pangalan niya sa TikTok. So, ayan, follow niyo siya dyan sa TikTok. Sabi niya, kapag magmamascara ka daw is, di ba, hindi sapat yung gaganyan-ganyanin mo lang. Kasi super dami pa rin product na naiiwan sa wand. So, ang gagawin mo ay kukuha ka ng tissue. Ayan, may tissue na ako. Tapos, ipapat-pat mo yung wand ng mascara sa tissue para matanggal yung excess product. Kapag ganun daw yung ginagawa mo, mawawala yung clump sa lashes mo. Tapos, magiging mas natural looking yung eyelashes mo. Ngayon, itatry natin siya. So, ayan na. Punasan ko na ng tissue yung mascara. So, and guys, alam niyo ba, maganda yung formula ng mascara na to. Kasi, super lightweight lang niya sa lashes. And hindi niya napapababa yung curl ng lashes mo. Kasi diba merong mga mascara na nakaka-clump ng lashes. Tapos talagang nakabigat sa lashes. Tapos ang tendency is bumababa yung curl ng lashes. So, ito hindi. Tignan nyo guys, walang buo-buo sa lashes. Kasi talagang nakatulong yung pagpahid muna natin ng wand sa tissue.
bago natin siya ilagay sa ating lashes. So, ang pinakalas na natin sa makeup is mag-lipstick na tayo. So, bago tayo mag-lipstick, guys, mag-lip tint muna tayo. Para kunyari, kapag nahulas na yung lipstick mo, at least may lip tint ka pa rin. Tatanggalin ko lang yung lip balm ko. I will use this Vice Cosmetics Water Gel Lip and Cheek Tint, the shade Chimmy. Ayan siya. This is an old rose shade. So, super ganda ng shade nito, guys. As in, super fresh lang sa labi. Diba ang cute lang ng shade niya? Tapos, tsaka natin siya papatungan ng lipstick. This is the Ever Belena Matte Nudes. This is in the shade Caramello. Sana bagay siya. So, let's try. Ayan siya. This is in the shade Caramello. And guys, nakalimutan ko mag-nose contour. So, ayan nyo yung ginagawa ko siya. After ko mag-nose contour, mag-highlighter naman ako. So, from Squad Cosmetics, eyeshadow palette din. Sabi sa inyo, maraming gamit tong palette na to. This shade, so. Pak! Said that you'd never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like, whoa. Why be faithful when you got hopes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. For today's video, guys, thank you, thank you, thank you for watching. And kahit sobrang dami kong dal-dal, salamat kasi nakaabot kayo sa last part ng video na ito. And ayun lang, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, ayun, hindi ako makamove on. Kaya ko palang gumawa ng ganitong makeup look. And guys, you can follow me on Instagram and Twitter at TeenRickyDor. And ayun lang, sana makita pa kita sa susunod ng mga videos ko. Bye-bye!